Magandang araw mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Attorney Vic Rodriguez at former President Rodrigo Roa Duterte nagkita sa Hong Kong. Pinaplano na ang pagpapatalsik kay President Bongbong Marcos. Nagkita ng muli ang matalik na magkaibigan na sisi na former President Rodrigo Roa Duterte at Attorney Vic sa Hong Kong. Tila ba mayroong secret meeting na naganap? Pinaplano ata nila kung kailan ilalabas ang polvoron video nila President Bongbong Marcos at First Lady Liz Araneta Smags. Tumindig ang balahibo ng dalawang salot sa Malacanang at hindi mapakali dahil kapag lumabas ang polvoron video nitong dalawang buklo na mga ito, ay siguradong mayroon silang kalalagyan. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyungang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, kahit anong posisyon ng Iran ni Tay Digong, 1,000,001% support ng taong bayan. At sabi din ng isang netizen, silent communist country na tayo, hindi silent martial law. We learn a lot of our mistake, so now matoto na tayo sa ating mga magkakamali. At sabi din ng isang netizen, we hope that this coming year 2024, the year that new hope for our entire country will be fruitful without the Marcoses, Araneta, Romualdez, and the whole Congress in their post. So ngayon isi-share ko na. So nakikita po natin sa ating screen, lakihan ko lang, ayan. Ito po ay si Tatay Digong sa kanyang pagpunta dito sa Hong Kong. So i-scroll muna natin yung mga larawan, ha. Ayan. So tinakpan ko muna yung mga mukha ng mga kasamahan natin. Andiyan si Senator Bongo at that time. Ito po ay sometime in July. Ayan. Andiyan din kasama din si, of course, the daughter, no, si Kitty. Okay. And then, sino po yan? Nakikita ninyo? Diba parehas? Oh, parehas yan, no? Yan, no? Oh. Oh, yan. So yan po ay isang hotel dito sa Hong Kong. Ayan, pinipigilan ng Malacanang ang year-end report ng Philippine economy. As you can see, yan po si Attorney Vic. Diba si Attorney Vic yan? I remember, Sergio, yung pumunta si Duterte dito sa Hong Kong. Kaya nga, ito yun pinapakita ko. Noong July pa ito, pero hindi ko ito tinakal. Hindi ko to ano, kasi baka malamang meron silang, alam nyo na, kung ano man ang pinag-usapan nila, eh baka top secret, ganun. Okay? In protection para doon sa bawat isa sa kanila, lalong-lalo na at that time, kainitan. Actually, hanggang ngayon eh. Maganda nga malaman ng publiko ngayon na rin eh. Ngayon din, ano? Oo, kasi nakita nyo naman, no? Ito, okay, bago tayo magpatuloy, palitan ko lang yung ano, ha? Palitan ko lang muna yung screen share natin bago tayo magpatuloy. Ito muna, pakita ko pala muna yung sinabi ni Attorney Vic. Page ni, ano, meron nga ngayon, post ni Attorney Vic dito, ayan si October 11, full and transparent audit now, sabi niya, di ba? So ang tanong natin, Attorney Vic, bakit mo sinishare yung kay PRRD? Di ba kay Marcos ka? Tignan nga muna natin, i-open nga muna natin ito. Ayan. Putang ina. Kayo ang maraming pinaka. Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez.
He's wallowing. Alam mo kasi... So napanood natin yan, and as you can see dito sa caption ni Attorney Vic, sabi niya, full and transparent audit now. Kasama ako sa pagtindig ni dating Pangulong Duterte at panawagan sa lahat ng Pilipino na kalampagin ang Commission on Audit. As you can see, ano, baka nakakalimutan nila na, baka akala nila nakakalimutan na natin ang usapin sa pag-audit dito, no? Ayan na, na magsagawa ng isang buo, patas, bukas, at makatotohanang audit kung si kung paano ginastos na ang pera na nagmula sa kaban ng ating bansa. Simulan ng pag-audit sa tanggapan ng House Speaker Martin Romualdez, hands off on public funds. Oh, ayan, October 11, anong petsa na ngayon? Kasalukuyan po tayong nagse-celebrate ng bagong taon, magbabagong taon, wala pa rin nangyari, ano? So ito po ay shared ni Attorney Vic Rodriguez. I don't go. Bakit kaya, 'di ba? So, ayan, meron siyang message. Pero dito, gusto kong ipakita rin ito. Yung sinabi niya, ito. Meron siyang pasasalamat dito. Sabi niya, pagtuwid sa kamalian, sa hindi ko pag-imik sa kabila ng napakaraming maling bintang na ipinukol sa atin, maalala natin noong panahon na yan, katatapos ng eleksyon. And before eleksyon, doon sa kampanya, abay, isa ako sa nabubuisit dito kay Attorney Vic Rodriguez kasi napakagaling niyang magdepensa dito kay Bongbong Marcos Kuting, no? Talagang nakakaasar, nakakabuisit, no? Kasi bilang defender, abogado pa, kayang siya yung humaharap sa tuwing merong kapalpakan si Kuting, no? Tapos pagkatapos ng eleksyon, sino na ang namuno? Yung kanyang asawa. So, tinanggal si Attorney Vic Rodriguez ng walang kamalay-malay at hindi sapat ang basihan at hindi reasonable ang pagtanggal sa kanya. 'Di ba? Panahon ang kusang naglalabas kasi nanahimik siya noon ng katotohanan at nagtutuwid sa mga mapanirang bintang na ginamit upang ako ay pilit na wasakin. At ang una nilang ginawang atakdog ay si Thinking Pinoy, kung saan siya yung pinag-aaral ngayon sa UK, sa London. Hindi man tayo personal na magkakilala, kunin ko na ang pagkakataong ito na magpasalamat sa mga vloggers na sina Maharlika at saka si Stas, Angel si Stas, si Pebbles, si Roy, sa pagtuwid sa maraming kamalian at sa kasinungalingan na pilit ipinapakalat upang sirain ang aking pagkatao, karakter, integridad. Ang katotohanan kailanman ay hindi maiwawaksi ng kasinungalingan at kasamaan. So, ayan ho. Nung nakita natin, makita ninyo na sa panahon ngayon, unti-unti nang nagsasalita. Nakita niyo, it started with, kumbaga unti-unti na. Like for example, Attorney Glenn Chong na dati ay tahimik, ngayon ay nagsasalita na. So it's a good thing na we have this, no? At least kahit papano, ngayon ay unti-unti na rin tayong nagsasama sa laban na ito. So as you can see, yan po ay larawan sometime in July pa yan. Hindi pa nagsasalita dito si Attorney Vic. Ano? Kumbaga, wala pa siyang mga ganitong post. Yung post niya ngayon, wala pa siyang mga ganyang post. But, ang tanong, bakit? Bakit sila nagkasama sa isang hotel dito sa Hong Kong? Bakit sila nagkasama sa iisang hotel dito sa Hong Kong? Hindi pa naman siya nagsasalita. Alright? So that's a big question. Just one question for me. Ngayon, ituloy natin. I-scroll pa natin. Ayan. So si Senator Bongo. Ayan.
Okay. Okay. Ayan. Ayan. So, syempre, tinakpan ko yung mga kaibigan natin na pumunta doon sa hotel. Andiyan si Kitty. Alright? So, ito yung post. Nakita nyo naman yung date. Lakihan ko lang, ha? Ayan. As you can see, the date is July 5. July 5, nandito sa Hong Kong sila. So sabi nung kaibigan natin, sabi niya, got a chance to meet former PRRD. Worth to wait. Starstruck pa din ako. At wala akong ginawa kundi umiyak na umiyak. Di tuloy naka-selfie ng maayos. Thanks, Senator Bongo. Ma'am Hanilet. Miss Kitty. Sec Medial Dea and staff. July 5, 2023. So nakita nyo, although hindi niya binanggit dito si Attorney Vic Rodriguez. So ang ginawa ko, piniim ko siya. Alright? Piniim ko siya itong nag-post. Ayan siya, yan o, nakayakap. O, ayan. Sa hotel yan. Ayun, busy-busy sa ano si Miss Kitty. Ayan. Oh, nakita nyo naman, no? Anong sulat? DDS Hong Kong. Oh, di ba? DDS Hong Kong. Kanta ng My Way. Oh, sabi ni Dennis, nagkataon man yan o hindi, nakaka-proud ang pagkikita nila. Okay. Alright, mamaya re-reactionan natin yan. Pinapakita ko muna sa inyo ang ano larawan. Ayan, so, chinat ko siya. Ayan, sabi ko, syempre, malay mo, kamukha lang ni attorney, di ba? So, tinanong ko, sabi ko, is this attorney Vic? Sabi kong ganun. Syempre, gulat ako eh. Di ba? Kasi alam ko na nandito o nandun sa hotel si tatay, pero kasi doon sa post niya, nakita ko sa post niya, wala naman siyang mention attorney Vic. Di ba? Tapos makita ko doon sa mga pictures, nagulat ako, ha? Parang si attorney Vic to, ha? Sabi kong ganun. So sabi ko, is this attorney Vic? Sabi niya, oo. Sabi niya, naligaw. Tapos sabi pa niya, medyo lakihan ko nga kung may laki natin. Ayan. Ayan o. Oh. Sabi niya, ayan. Oo, naligaw, pero di sila magkasama ni tatay. Coincidence, sabi niyang ganun. Di sabi ko, ah, akala ko magkasama, kakong ganun. No, akala ko magkasama. Ayan. So, hindi pa dyan nagtatapos yung aming usapan. So, sabi ko, ah, akala ko magkasama, sabi niya. Hindi, sabi niya. Sabi niya, ang live-in partner niya, sabi niya, ayan o, pagyan ko pa. Sabi niya, ang live-in partner niya agad. Ang live-in partner niya agad nagsabi, di po kami kasama sa group ni President Duterte. Nagkataon lang daw iisang hotel niya. O, ang tanong ko, bakit mo hindi pa naman tinatanong nung kaibigan natin. 'Di ba? Kumbaga hindi ko pa tinatanong pero pinangunahan mo ako. So parang andun ka agad, eh. Sabi niya, hindi kami magkasama ni ano ang grupo ni President Duterte, sabi niya. O president pa ang sabi. Nagkataon lang daw. So parang andun yung defensive mode. 'Di ba? Parang ganoon eh. Oh, tama Francis, defensive. Oh, nagsabi agad, sabi eh. So, nung sinabi niya, sabi ko, oh, ayan yung sagot ko. Sabi ko, parang di naman ako naniniwala, baka sabi lang nila yun. Yan yung sagot ko talaga. Diba? Tapos sabi ko, para di magka-issue. Yan yung sagot ko. Eh, bakit ka magsabi agad na hindi kayo kasama? Ano, ka-defensive? Ayan, so
Sabi naman niya, ewan, sabi niya, gulat naman din ako, di naman ako nagtatanong. Oh, di ba? Oh, di naman daw siya nagtatanong. Oh, di ba? Di siya nagtatanong, pero sinabi niya agad na di po kami magkasama ni President Duterte, nagkataon lang daw. Oh, ayan, sagot niya, ewan, gulat naman din na ako, di naman ako nagtatanong. Oh, tapos sabi niya, oh, syempre, pinatalsik siya ni Wick, di ba? Ayun yung big question diyan. I remember July pa ito, ah. Oh, ayan. Tapos sabi ko naman, ito naman ang sagot ko. Ayan, tumawa pa nga siya sa sagot ko eh. Magkasama sila niyan, ako, of all hotel at the same time, di ba? Oh, yun yung sabi ko. Syempre ito lumilikot yung ating kaisipan pag ganyan, di ba? Lilikot kahit sino naman, kahit siguro kayo, maglilikot din naman ang kaisipan ninyo, di ba? Kapag may jowa kayong ganun, tapos maglilikot, eh, imposible, hindi kayo magkasama. Nakita ko kayo sa picture, hindi kayo magkasama, eh, imposible. Di ba? Parang ganun tayo, di ba? So dito, maglilikot din yung aking kaisipan. Possibly, sabi ko, parang jowa lang to eh. Of all hotel, at the same time, di ba? Sabi kong ganun, oh, ayan yung reaction niya, oh. Tumawa, oh, ayan. Hindi lahat ng lakad open to the public may mga bagay na confidential. Tama. Kaya nga inantay ko pa ngayon na nagsalita na si Attorney Vic. At that time hindi pa nagsasalita si Attorney Vic kaya hindi ko ito inilabas. You could imagine July, August, September, October, November, December, 5 months bago ko ito inilabas. Oh, di ba? So that's it. I think nung nagsasalita na si Attorney Vic sa akin, I think it's the right time. So inilabas ko to regardless kung malaman nila, kung nagkita man sila, nagkataon man o hindi, it doesn't really matter, di ba? So, tuloy pa natin. Ayan. So sabi niya pinatalsik siya ni Vic, di ba? O di sabi ko, oo, ha ha ha. Oh, tapos sabi ko, malamang may mga usap-usap. Ayan. Tuloy natin. Next. Ayan. Medyo mahaba pa yung anan eh. Yan yung sabi ko. Ayan. Sabi ko, malamang may mga usap-usap yan sila underground. Kung ganun. O, anong sagot niya? Exactly. Remember, July pa to, ah. July pa. Ha? July pa ito. Ha? Ngayon ko lang inilabas dahil nakita kong nagsasalita na si Attorney Vic. So sabi niya, exactly. Or baka may binubunyag. Baka yan na nga yung pulburon video. O, di ba? Nakita ninyo yung shiner or maybe yung audit. Di ba? Ano yung shiner ni Attorney Vic? Na video ni Tatay Digong yung about sa audit. O audit, mag-umpisa. Commission on audit. Umpisahan natin ha, yung dapat magkaroon, open book, i-audit. O shinare niya yun. Malay natin, isa yun sa mga, ewan ko lang, baka ewan ko. Basta there, malay natin kung ano yung pinag-usapan nila doon. Tigok ng FB ni Ms. Maharlika. Oh, ganon? Grabe naman yan. So sabi ko, syempre si Attorney Vic, maraming alam yan kaakong ganon. Diba? Oh, yun yung sabi ko. Yun, sabi ko. Siyempre, pag makita nila yan, masusunog sila. Yun. Kaya nga, hindi natin inilabas nung time na yun. Kumbaga, si Tatay Digong di pa makagalaw. Yun. Sometime in July, di ba, hindi pa naman masyadong nagsasalita si Tatay Digong. Nung kinanti na yung kanyang anak, si VP Sara, pinagtulungan yung kanyang anak, aba, ikaw ba naman ng tatay? Hindi ka ba naman bagagalaw, di ba? So ituloy natin.
Una, yung anak niya nasa Ngiwik government. Ha? Pangalawa, para hindi siya ma-ICC. Oh, hindi pa siya masyadong natandaan ninyo nung bandang June, July, may mga pronouncements sila Rimulya at ni Kuting na hindi meron tayong sariling justice system, hindi ano to, pambabastos sa ating justice system. Hindi sila welcome dito, sabi ni Kuting, sabi ni Rimulya nung July, di ba? Kaya kahit nung nagkita siguro sila sa Hong Kong, etong si Tatay Digong at saka si Attorney Vic, hindi sila dapat walang makakaalam, di ba? So ituloy natin para hindi siya ma-ICC, sabi ko niyan. So hindi natin pwedeng ilabas nung time na 'yan. So, anong sagot niya? Natumbok mo. Oh, ayan. Okay, tuloy pa natin. Nasaan na 'yon? Next conversation. Yan. Sabi ko, malamang pakita lang din yan ni Inday Sara yung BFF niya kay Week. So yan lang naman ay sabi ko, malay natin, di ba? Sabi niya, tapos bago nasa Week government si Big, saan partido ba siya, sabi niya. Sabi ko, di ko lang alam, nakilala ko lang naman siya noong panahon ng kampanya. Yan ang tinutukoy namin dito. Si Attorney Vic. Number one, tagapagtanggol, tapos tinanggal. Di ba, totoo naman? Tapos, sagot niya, di ba, katakataka, advisor siya, di ba? Executive secretary ka. Ibig sabihin lahat. From lahat ng impormasyon, dadaloy sa'yo, dadaan sa'yo. Ikaw yung parang right hand, kumbaga. So, tinanggal. At sino ipinalit? Oo nga, sabi ko. Malaki ang ambag nun, sabi ko. Kung tutuusin. Ayan. Diba? Tapos, ayan. Abangers na lang tayo, sabi niya ganun. So, that ends our conversation. So, doon nagtatapos yung aming conversation with regard to sa pagkikita ni Attorney Vic Rodriguez at FPRRD dito sa Hong Kong. Ngayon, may final reaction doon. Yan ay nangyari nung sometime in July, July 5 to be exact, sa isang hotel dito sa Hong Kong. Ang hindi natin alam kung meron ba silang pinag-usapan o nagkataon lang. Pero ako personally, sa lahat kasi ng hotel na pag-check-inan mo, di ba? Just try to picture it out. Ang daming hotel dito sa Hong Kong. Tapos, nagkataon, parang ganun. Ngayon, kung nagkataon, sabihin nating nagkataon lang. Okay. Kung nagkataon lang, malamang dapat meron silang picture na nag-post sila. Kasi wala ka namang dapat ikatago dahil nagkataon lang. Okay, nagigets niyo ibig sabihin? Kung nagkataon, ulitin ko, kung nagkataon lang na nagkita kayo sa isang lugar, what is there to hide kung nagkataon lang naman talaga? Pero the mere fact na sabi ng ating kaibigan, sinabi, pinangunahan kaagad nung ka-live-in ni Attorney Vic Rodriguez na sabi niya,
hindi namin kasama yung grupo ni President Duterte, sabi niya. Nagkataon lang. Oh. And that is the reaction, of course, ng ating kaibigan. Sabi niya, hindi ko rin naman in-expect ganun agad yung sinabi niya, sabi niya. Kumbaga, hindi naman niya tinatanong, pero bakit niya sinabi kaagad? Ngayon, bakit Jojo, issue ba yun? Hindi issue yun. I'm just here to tell you guys na for me, kung i-re-relate natin, i-coconnect natin ito doon sa nangyayari ngayon, which is nagsasalita na si Atty. Vic laban sa ginagawa sa kanya, nasabi niya matagal na siyang nananahimik at ngayon lang siya nagsasalita at nagpasalamat pa nga sa mga vloggers dahil ipinagtanggol siya at itinuwid yung mga kasinungalingan na kasiraan na ginawa sa kanya. So, kung i-relate natin yan doon sa mga actions ni Atty. Vic Rodriguez, para sa akin, nakita sila sa Hong Kong. At para sa akin, meron silang pinag-usapan, is either exchanging of, you know, like information, parang ganun. It's the same thing. If you could connect that also, or kumbaga, kung babalikan din natin doon sa pagpunta ni Tatay Digong sa China, nakipag-meeting kay Xi Jinping, di ba? Doon pa lang questionable yun. Kahit nga sabihin nila na wala silang pinag-usapan, bakit ka bibiyahe sa China, di ba? Tapos kakausapin mo yung present president ng China when in fact ikaw ay former president na. When in fact, dapat yun ay dapat si present president na dapat si Marcos yun, hindi ikaw. So, doon makikita mo yung mga correlations ng mga bagay-bagay. At ngayon nga kung nakikita nyo, nagsisilabasan na yung meron daw mga pulboron session video nitong si Kuting at Lisa Smags. At may alam daw itong si Atty. Vic Rodriguez, hawak daw, ganito ganyan, nakita ni Jason Za. Nakikita ninyo na nagsasama-sama na ang mga dating magkatunggali, nagsasama-sama na ang mga dating sumuporta kay Kuting, nagsasama-sama na tayo. Baga nagsasama-sama na tayo dahil meron tayong nakikitang mali. Meron tayong nakitang mali at ating itinutuwid yung mali na yon. Di ba? So kayo, ano sa tingin ninyo? Ano sa tingin ninyo? Yung pinakita ko sa inyo na mga larawan ni Atty. Vic at si PRRD, President Duterte, dito sa Hong Kong, ano sa palagay nyo? Ayan, tama Francis, connect the dots. If we connect the dots, makikita natin na nagkakatugma-tugma. You can say na assumptions, ito yung mga haka-haka, ito yung mga ano lang natin, but alam nyo naman, lahat ng bagay may meaning. Lahat ng bagay sa likod niyan may meaning. Okay? Ako, natutuwa ako. Hindi issue yung pagkikita nila, bagkus natutuwa pa nga ako kung nagkita sila. Basta para sa akin, nagkita sila, nag-usap sila, exchanging of information, even to the point na yung information ay classified, mga ganun. Natutuwa ako na somehow tayo ay nagsasama-sama upang labanan itong ginagawa ng gobyernong ito. Kaya dapat ipagpatuloy pa natin yung pagsusuportahan natin hanggang makamit natin yung hustisya, hanggang makamit natin yung katotohanan, okay, hanggang makuha natin yung tinatamasa natin na maipataas yung antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino, kung hindi man biglaan, ay paunti-unti dahil doon din naman ang punta natin. Okay? And with that, hindi yan mangyayari, hindi tayo susulong, hindi tayo magiging successful.
Sa napanood niyong video, mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga salobin, mga kabayan. Siyempre, huwag niyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!